Ngayong umaga ay nais ko pong dalhin sa atin ang tunay na mga kayamanan. Stewarding true and lasting treasures. Luke chapter 12. Tayo po lahat ay magsitayo. Luke chapter 12. Luke chapter 12. Isang talata lang po ang ating, o dalawang talata lang ang ating babasahin sa Luke chapter number 12. At nais ko po na ito ay mag-sink deep down sa ating pong puso at sa ating kaisipan. Verse number 15, ito po ang sinasabi ng Panginoon. And He said unto them, "Take heed and beware of covetousness. For a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth." Okay. Ulitin ho natin. And He said unto them, "Take heed and beware of covetousness. For a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth." Ang buhay, ayon sa ating tagapagligtas, ang buhay ay hindi talaga ito na hindi ito sa dami ng ating mga tinatangkilik. Kung ano meron ka sa iyo ngayon, marahil bahay, marahil meron kang sasakyan, marahil meron kang pera sa bangko, marami kang mga damit, marami kang mga diploma. Ang sabi ng Panginoon, hindi yan ang buhay. Ang buhay, life is not consist in the abundance of the things which he possesseth. Now, verse number 31, ito po ang challenge din ng ating Panginoon. But, rather seek ye the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Basahin po natin, verse 31, go. But rather seek ye the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. At ito po ang ito ang buhay na ipinakita ng ating tagapagligtas when He came down on earth. Pinakita niya kung ano ang dapat na buhay. Kung ikaw ay Kristiyano, you can say aloud, amen. Amen. Kung ikaw ay ligtas, you can say amen for that. Amen. Bilang isang ligtas, dapat mong tandaan na ang buhay natin is not consist on the abundance of the things that you possess. Kaya kung ikaw din ay mahirap, ay hindi ibig sabihin na walang buhay. Sapagkat hindi dahil mayaman ay may buhay. Maliwanag sa sikat ng araw ang katotohanan na ito, na pilit na sinasabi ng Panginoon, itinuturo niya at ipinakita niya na hindi ang buhay natin ay sa dami ng ating mga tinatangkilik. O sa wala tayong tinatangkilik. Kaya marami ang nagpapakamatay o nawawala o nawalang direksyon ng kanilang buhay dahil sila ay mahirap. Hindi po yun ang nais ng Panginoon makita natin. Makita niya na kay mahirap ka o mayaman ka, hindi yun ang buhay. For life is not consist in the abundance of the things that we possess. But rather, sabi niyan, but rather, pero ito dapat mong tandaan, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo munang hanapin the kingdom of God, ang kaharian ng Diyos, and all these things shall be added unto you. That's why we ought to be good stewards for the true and lasting treasures that the Lord wants us to learn this morning. Tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita sa aming kalagitnaan. Itama mo po ang aming kaisipan patungkol sa buhay. Dakilang Diyos, ang sanlibutan ay patuloy na nagbibigay sa amin, alluring us in believing na mas maganda ang buhay na may ganito o may ganiyan. Pero turuan mo po kami bilang inyong mga anak na maitama ang amin pong pananaw sa bagay na ito. This morning, help us to be good stewards of the true and lasting treasures. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, please take your seats. And He said unto them, "Take heed
and beware of covetousness. Sinabi ng Panginoon, take heed, ikay mag-ingat. Dahil lahat ng tao, sabi ng lahat ng tao, lahat ng mga institusyon, ang lahat ng yan ay nagtuturo na akala nila ang buhay nila ay mas maalwan, ay mas maganda kung meron kang mas magandang bahay, kung may bahay kang bato, o kaya may bahay kang bahay kubo na punong-puno ng lingas sa paligid. Natuwan-tuwan naman ang mga bata sapagkat sa bahay kubo ay walang ampalaya. Ayaw na ayaw pa naman niya ang ampalaya at walang okra, wala nang okra sa bahay kubo, ano? Oh, walang okra eh. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, pero wala ampalaya. No? Panakailangan ng mga diabetes yun eh. Eh, diabetic yan, kampalaya, yung okra, wala sila na naman. Meron lang doon ay sitaw, bataw, patani, mga pampasakit sa ano. Oh, niyan. Sitaw, bataw, patani. Oh. Ang bahay mo man ay malaki o maliit, hindi, that's not really life. At ang sabi ng Panginoon, may totoong kayamanan na dapat nating makita. Higit sa mga bagay na material na ating nakikita at ating ipinupundan. May nakakalungkot na maging ang mga Kristiyano ay apektado sa bagay na yan. Nakala nila ang kaisipan nila, ang buhay nila is made up of their profession. Kaya tingnan nyo marami mga estudyante, pag may project at exam, wala sa simbahan. At kahit nagpe-preach, nag-aaral yan. Ay sabi, buksan ang Bible. Hindi ko sinabing buksan nyo ang trigonometry. Buksan ang Bible. Ang buhay niya ay yung pag-aaral na lang. Tandaan mo sa akin, kapatid, tandaan mo yan. Isang araw, mamamatay ka rin. At ikaw ay namatay, hindi mo madadala lahat ng mga diploma mo. Lahat ng mga libro na isinulat mo, iiwanan mo at gagawing pambalot ng tinapa. Kaya kung ang pangunahin mo sa buhay mo ay talaga mag-aral, you are in a wrong place. Mali ang iyong kaisipan tungkol sa buhay. Life is not consist in the abundance of the things that you possess. O marami sa atin, mga adults na gusto talaga magpayaman. Kaya tingnan nyo, kung meron na mga overtime, nandun siya kahit linggo, kahit panahon na dapat ay nasa simbahan, ay gugugulin saan sa kanyang trabaho. Pero ito ang turo ng Panginoon sa atin. Are you a Christian? Are you saved? Ito sabi ng Panginoon, life is not consist in the abundance of the things that you possess. Ang buhay natin ay higit sa mga bagay na material. Higit sa pagkain ang ating buhay. Higit sa lahat ng mga bagay na ating tinatangkilik. Ayos, ang kayamanan kasi sa mata ng sanlibutan ay inilarawan ng ating Panginoon sa isang salita. Nakalagay ho dyan, beware of what? Covetousness. Yan ang kayamanan sa harapan ng tao. Ang tao sa harapan ng Diyos, the world view of treasure, yan ay covetousness. At tingnan niyo ulit nun, verse number 15. Let the word of God sink in your heart. Ano sabi ng salita ng Diyos? And He said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesses. Ulitin ho natin, basahin natin ng malakas upang marinig mo ang boses ng Diyos. Para hindi mo sinasabi, ang boses lang naman ni Pastor yun eh. Ang lakas-lakas nga ng bunganga eh, meron pa siyang pampalakas tinig. Ang sakit na sa tenga. Okay, kaya nahawak na sa tenga. Okay, verse number 15, anong sabi? Pakibasa natin, ready, go! Take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesses. Are you a Christian?
kapag Kristiyano ka, ang susundan mo ay ang Kristo. Kaya nga tawag sa iyo ay Christian. Bakit Christian? Sapagkat tagasunod ni Kristo. Tanggalin mo ang Christ doon sa word na Christian, ang salita lang na maiiwan ay I am. I am nothing. Wala ako kung wala si Kristo. Pero ngayon ikinabit ang Kristo Christ, kaya naging Christian. Tanong, are you a Christian? Yes. Ito ang turo ng ating Kristo. This is ito yung turo niya sa atin na dapat ilagay natin sa ating puso, sa ating isipan, na ang buhay ay hindi not consist, hindi yan nakukuha sa lahat ng mga bagay na yung tinatangkilik ngayon at sa mga susunod pang mga araw. That's not really your life. Dahil ang sanlibutan ay sakim. Covetousness. Yan ang sanlibutan. Ang kanilang treasure, get what you want. Ito ang umiinog sa atin ngayon. Kung ano ang gusto mo at kung saan ka masaya, gawin mo. At kahit ito po ay hindi naisin ng Diyos, basta gagawin niya. Yan ang kalakaran ng sanlibutan. Get what you want. Kahit nga kung minsan, may mga nakausap pa ako. Mga Kristiyano din yun, ha? Sabi nila, pag ako'y pinapunta sa simbahan, kinukuha lang yung gusto ko. Yung ayaw ko, ay hindi ko kinukuha. Ay kaya hindi nababago ang buhay mo. Kaya ay pupunta sa simbahan, kung ano ng Diyos, ang gusto ng Diyos, kahit ayaw mo, dapat yun ang gustuhin mo. Kaya lang nga kasi, ito yung sanlibutan. Ang sabi niya, get what you want. Yun lang. At tingnan mo ang nangyari kay Samson. Judges chapter 14. Judges chapter 14. Look at your Bible. Judges chapter 14. Naroon na po kayo? Wala pa ho. Judges chapter 14. Verse number 3. Pakibasa ng lahat. Verse number 3. Pakilakasan po natin. Lalo na yung mga walang Bible. Magbasa po kayo. Okay. Verse number 3. Pakitabihan po yung walang Bible. Verse number 3. Then his father and his mother said unto him, is there never a woman among the daughters of thy brethren or among all my people that thou goest to take a wife of the uncircumcised Philistines? And Samson said unto his father, get her to me, for she pleaseth me well. Matindi, ano? Mga kabataan sa ating panahon. Ayoko ng gulay. Gusto ko po tusino. Sabi ng nanay, anak, alam mo ba yung kumakain ng tusino palagi? Yan ay nagkakasakit na high blood. Yan ay maraming nasisira diyan. Yan basta gusto ko tusino, hindi ako kakain kapag gulay. O sige, sige. Pa, bumili ka na ng tusino. Hello? Basta gusto ko kasi maganda yung babaeng yun eh. Eh maganda nga, marunong lang magmukhang ganyan, pero hindi marunong maglaba, hindi marunong magluto. Diro mo pag nag-aasawa kayo, pupunta ka pa sa amin para magpalaba. Kasi it pleased me well. Ha? Kabataan ngayon, get what you want. Kahit ayaw pa ni Pastor yan, basta gusto ko. Si Pastor lang naman yung ayaw nun eh. Ako nga, so, bakit? Si Pastor ba makikisama sa'yo? Wow, ba okay. Sa bagay nga naman, hindi nga naman ako makikisama. Hindi nga naman ang nanay mo o tatay mo makikisama. Ikaw nga naman, di ikaw din mahihirapan. Pagkatapos ng 2 taon na isuko na ho ako, pinagsisisihan ko, pwede ho bang isole? Pwede mo bang isole yan?
Wala bang iba? Hindi ka ba merit? Sabi ng mga magulang ni Samson, pero si Samson ay malakas na to, no? Kayang-kaya ko nang mabuhay mag-isa. Pero tingnan mo, pinapakuha pa rin niya yung kanyang magiging asawa. Kunin niyo kasi gusto ko. Eh kung talagang kaya mo na, di kunin mo mag-isa mo! Isinama pa, magulang! Ay kaya nga ho, yung lesson na ito ay lesson para sa magulang at saka sa anak. Yung magulang na walang magawa sa anak niya, na hindi niya maipagpilitan ang gusto niya, kundi yung gusto ng anak niya. Hello? Bakit ka nakain ng gulay? Kasi ho, pinakain ako ng gulay ng aking mga magulang. Eh bakit yung anak mo ngayon ayaw kang gulay? Eh kasi ayaw nila eh. Tuktukan kita, hindi ayaw nila, hindi mo pinakain. Amen? Hindi mo pinakain. Tatandaan ko yung mga bata-bata pa yung mga estudyante, yung mga nakagraduate na yan. May umiiyak pa sa okra. Ay, kakainin mo yan sa harapan ko. O, nakakain naman. Ngayon gusto na nila okra. In the morning, in the afternoon, and in the evening. O, kahit wala sa bahay kubo. May isang worker talagang na, hindi po talaga ako nakain ng ampalaya. Sabi ko, ay siya, di, magbalot-balot ka na. Dahil dito ang palaya in the morning, in the afternoon, at in the evening. Walang maarte. Habi, kumain naman. Kahit na anong luto ng ampalaya ngayon, ayos na. Huwag nating paiiralin ang paraan ng sanlibutan. Tingnan niyo mga people of Israel. 1 Samuel chapter 8. 1 Samuel chapter 8. 1 Samuel chapter number 8. Verse 5. And said unto him, Behold, thou art old, and thy sons walk in thy ways. Now make us a king to judge us like all the nations. Verse 6. But the thing displeased Samuel when they said, Give us a king to judge us. And Samuel prayed unto the Lord. Verse 7, everybody. And the Lord said unto Samuel, Hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee, for they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. Bakit? Ang mga Israelite, ang hari nila ay ang Diyos. Ngayon, dahil nakita nila yung kakaibang ng mga ibang bansa na may hari din sila, sabi nila, gawan mo na lang din kami ng hari, yung kagaya ng hari sa sanlibutan. You see, they want to get what they want. Hindi naman nila ang kailangan. Ang kailangan nila ay ang Panginoon. Pero mas gusto nila yung tao, yung nakikita nila. Kaya sabi ng Diyos, hindi ikaw, Samuel, ang tinatanggihan nila. Ako ang nire-reject nila. Hello? Na, gusto natin. Yan, kaya sabi ng Panginoon, beware of covetousness. Yan ang sanlibutan. Yung mga gusto, gusto ko yun, gusto ko yan. Ibili mo ako yan, bil mo ko nun. Kahit ipangutang mo pa, basta bilhan mo ako niyan. Parang naglilihi. Tingnan niyo sa Joshua chapter 7. Joshua chapter 7. Joshua chapter number 7, verse number 21. When I saw among the spoils a goodly Babylonish garment, and 200 shekels of silver, and a wedge of gold of 50 shekels weight. Then I coveted them, and took them, and behold, they are hid in the earth, in the midst of my tent, and the silver under it. Sino ito? Sa mga bagong nag-aaral, yan po ay si Achan. Si Achan ay isa sa mga napakaraming mga Israelites na nakapasok doon sa Promised Land. Pero bago sila pumunta sa Promised Land, utos ng Diyos, pupunta kayo sa lugar na yan. Pero hindi kayo mangunguha ng kahit na ano. Ay kaso nung makita ni Achan, napakagandang bagay. Sabi niya, 50 shekels weight of gold and silver and a Babylonish garment. Napakagandang damit. Tanda mo yung nanay mo nung pagpunta doon sa SM, nakakita ng napakagandang damit. Wala naman sa budget, mamamalengke. Nakakita ng damit, bumili si damit, pag uwi, wala na palengke. Sabi ng tatay, o nasaan pinalengke?
ay pasensya ka na, nagustuhan ko itong damit na ito eh. Ay, sa ilaga mo yung damit na yan. Ah, may mga ganyan. Kapag nakikita tayo, hindi mo naman bibilhin pag nakikita mo, gusto mo. Hindi ba ganyan? Kaya ang mga patalastas ay ganun na lang, hindi ka naman nauuhaw, pero nauuhaw ka. Napapabili ka ng boy bawang, napapabili ka ng kung ano-ano. Bakit? Ang sarap naman palang kumagat nun. Tapos gumaganyan pa yung buhok. Oh, kahit hindi ka. Kasi pampaganda ito. So ang ilalagay doon yung mga mapuputi at magaganda ang kanina. Nung inilagay mo naman yun, ay nagbako-bako yung mukha mo. Bakit kanina? Kasi nga, yan ang gusto nila. Yan. Get what you want. Yan sabi lang pa yun, beware of covetousness. Whatever is good to see, get it. Yan ang sanlibutan. Magandang tingnan eh. Tingnan na nangyari kay Eva. Makita niya, maganda, maayos. It was good to look at. Then he took it. Mabagay sa ating mga mata. Tingnan niyo si Lot sa Genesis chapter 13. Sino si Lot? Pamangkin po yan ni Abraham. Genesis chapter number 13, verse 10 and 11. And Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. Then Lot chose him all the plain of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated themselves in one, the one from the other. Nung makita ni Lot na mas maganda yung lugar na yun, yun ang kanyang pinili. Hindi niya alam. Ano ang dala-dala niya? Ano man dahilan? Bakit sila naghihiwalay ni Abraham niyan? Dahil napakarami na silang mga tupa, dahil napakarami na silang mga bakahan, mga kumakain ng mga damo ng sa mga madadawag na lugar, yun ang dala-dala nila. Kaya lang dahil maliit na yung lugar, nag-away-away na yung mga servant. Kaya sabi ni Abraham, huwag tayong mag-away-away. Maghiwalay na lang tayo. Pumunta ka sa isang lugar at pumunta rin ako sa aking lugar. Ngayon, kung dyan ka pupunta, doon naman ako. Kung dyan ang gusto mo, doon ako. Mamili ka. Aba, sabi niya, aba, maganda-ganda yung lugar na ito. May tubig na doon, maayos, malinis na. Ayun, kasi tamad. Hindi niya alam, yung kanyang daladala ay mga kailangan, yung mga madadawag na lugar, yung maraming kakainin. Eh, hindi niya nakikita yun, basta nakikita niya, maganda yung lugar, kaya yun ang kanyang pinili. Hello? Di ba maraming maganyan? Ang sabi ng Bible, sa Proverbs chapter 14, verse number 12. Proverbs 14, verse number 12. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. You see? 14:12. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Kaya nga, hindi yung nakikita mo lang ang iyong pananahanan. At sabi ng Panginoon, yan kasi, the evil eye, you know that? Look at Matthew chapter 6. Ito ang isinunod na sabihin ng Panginoon nung sinabi niya, na ang buhay natin ay hindi sa lahat ng mga bagay na iyong nakikita. Why? Verse number 22, Matthew chapter 6. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? You see, yung mata mo. Kaya nga kapag ang iyong mata, ang iyong pinairal at nakikita mo na maganda at gusto mong kuhanin yan, huwag kang magtiwala sa iyong mata. Hindi dahil bukas din yan ay pupunta ka na. Hindi dahil magandang lugar ay pupuntahan mo na. May mga bagay na dapat ay sinasangguni mo sa Diyos. Mukhang maganda yata yung cellphone na yun eh. Oo nga, ang ganda-ganda. Yun naman, hindi mo naman pala magagamit. Maigi pa yung cellphone na parang pangkaskas ng yelo. Basta nakakatawag. Amen. Ayun nga, kaganda-ganda, touchscreen pa.
Pagkatapos ay hindi mo naman nagagamit, na-snatch pa. Buti pa yung parang pangkaskas ng yelo, oh, ito, kunin mo. Ayaw. Ayaw, pinagduldulan mo na. Ayaw. Nasa Las Piñas pa ako. Sabi sa akin ng isang, pag kayo ay nandyan sa Las Piñas at saka sa ganito, huwag niyong ilalabas ang inyong cellphone. At huwag niyong papakita may cellphone kayo. Eh ako naman, ganyan ako. Ganyan. Sabi ko, eh bakit ako? Doon pa ako nagtitext at nagtatawag. Wala namang nalapit nung tinignan niya yung cellphone ko. Eh, kahit huwag ipaghampasan niyo yan, ay hindi yan kukuhanin. Sabi ko, eh maganda pala yung cellphone na ito. Pero kapag makikita ng maganda, hindi naman kailangan bibili. Hello? Eh kasi nakakahiya sa mga friends ko eh. Sila panay ganun-ganun na lang. Samantalang ako ay igaganyan mo pa. Hahanapin mo pa. Gaganyan mo pa. Oh. Kasi makita maganda. Yan ang sanlibot. Ganyan ang kanilang mga mata. Hindi ba ngayon ay panahon din ng mga artista kung sino ang mga magandang artista? Yun ang nananalo sa idol. Pero nakakalungkot kung meron ditong sumasali sa text who your best idol is. Bira, kasama ka pala yun. Pagkatapos, ikaw pa pala bumoto kaya natalo si... Sino yun? Yung Pilipina? Oh, tingnan nyo, alam nyo yun. Oh, I see. Ano, may nagpupustahan pa. Doon sa bahay mismo ng Kristiyano, ay nanonood pa silang ganyan. Tapos, oy, ako yan. Yun ang aking manok. Yun ang manok ko. Mga Kristiyano yan, ha? Nakakalungkot kung Sunday school teacher yan. Biro mo, pinagpupustahan nyo sino manalo sa mga idol-idol na yan. Na kahit ang buhay nila ay mabababang moralidad, andun tayo. Hello? The world, their treasure is to satisfy selfly desires. Selfish desires. The self. Tingnan nyo, si Balaam, yan ay binayaran para isumpa ang Israel. Ayaw ng Diyos, huwag mo siyang isusumpa. Yan ay ang aking mga pinili. Pero sabi nung si Balak, ibibigay ko lahat kung anong gusto mo. Isumpa mo lang. Aba, ay bayaran. Basta may katapat ng pera, nababago na ang kanyang stand. Hello? Pag binayaran na, parang yung mga sundalo sa Matthew chapter 28, tingnan po ninyo ang inyong Bible. Akala nyo ngayon lang yung mga bayaran na mababago ang kanilang mga pamuntunan sa buhay pag may perang katapat. Matthew chapter 28, verse 12 and 13. And when they were assembled with the elders and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers, saying, "Say ye, his disciples came by night and stole him away while we sleep." Ang sabi ng mga leaders, huwag na kayo mabahala. Eh, talagang bumangon siya sa patay. Nakita namin! Sabi naman ng mga leaders, huwag na lang, huwag niyong ikalat yan. Ang ikalat ninyo, noong natutulog kami, bihira bantay. Bantay tulog. Pero dahil sa pera, hindi na baling kahiya-hiya, basta may pera. Hindi ba kaya ganyan ang nangyari sa atin sa Pilipinas? Kahit hindi mo dapat iboto, ibinoto mo kasi may pera. Kaya ano nangyari sa ating bansa? Because of that thinking. Covetousness. Kaya ano lahat ng mga bunga ng mga ito, kundi kamatayan, ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng covetousness na yan will always lead us to sorrow upon sorrow. Kaya marami na kahit kuminsan, ikay masaya pero sa maiksing panahon. Naging masaya ka naman pero maiksing. Kaya nga sabi ng Panginoon, beware. And what you should do is to seek first for the kingdom of God. You know, when you seek the kingdom of God,
Pag sinabi natin, the kingdom of God, you seek it, makakarating ka lang doon kung ikay maliligtas. Tignan nyo, John chapter 3. John chapter 3. Verse 3, sabi niyan, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see what? The kingdom of God. Verse number 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Sa makatuwid, nung sinabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God, ang salvation, ang ating kaligtasan, ay yun, ang pinakamagandang treasure sa lahat. Kaya nga, mahirap ka man o mayaman kung ikaw ay ligtas, you are the most blessed individual. Sapagkat yung kaligtasan, yan ang treasure na kailanman ay hindi mawawala. In fact, it will lead you to the kingdom of God. At pag naliligtas ka, nababago ang buhay mo. O, tingnan mo si Zacchaeus. Hindi ba yan ay gahaman yan si Zacchaeus? Naniningil yan, pero doble. Kalahati sa kanya, kalahati sa gobyerno. O baka hindi pa nga, 60% sa kanya, 40% sa gobyerno. Ganun yun, BIR tax collector yan. Kaya yumaman siya. Pero tingnan nyo nung makakilala kay Kristo, nabago ang kanyang kaisipan sa kayamanan. Ang sabi niya, Panginoon, kung meron akong naloko dito, kinuhanan ng pera, ibabalik ko sa kanya. Fourfold. Save ka na ba? Amen? Save ka na ba? Kung save ka, dapat nabago na rin yung pananaw mo sa pera. Kaya kung ikay nabago na, hindi ka magnanakaw. Amen? If you are saved, ay hindi magbabago ang iyong pananaw sa mga bagay dito sa sanlibutan. Hindi ka magiging gahaman. Yung hindi sa'yo, hindi mo na naisin kuhanin. Because you're saved. Kaya sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Pero hindi ka makakapunta doon kung wala kang kaligtasan. And you can only be saved when you are born again. Are you born again? See, that is what we need. Ang kailangan ng tao ay kaligtasan. Kaya nga kung ang iyong kaisipan at ang iyong puso ay iba pa rin, tingnan mo nga, saved ka ba talaga? How do you value your salvation? Sipin mo nga, talaga ba ang ikaligtas? Sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Pero ang puso mo ay para pa rin sa sanlibutan, para pa rin sa kayamanan, nababago ang taong nakakakilala kay Kristo. Kaya palagi may question mark ako sa mga taong. Sabi nila, saved din sila. Pero pag sinabi mo siya, punta tayo sa church, magbasa tayo ng Bible, biglang, ay may gagawin pa ho ako eh. Ay, saved bang mga taong ito o saved-saved lang? Kaya pupunta sila sa langit-langitan at doon sa dagat-dagatang nagniningas ng apoy at asupre. Kasi saved-saved lang. Hindi totoo. Are you saved? Mababago yung puso mo yan. Ito yung treasure natin, kaligtasan. Biro mo ang daming mga paaralan, napakaraming rehabilitation center, lahat ginagastusan ng buong sanlibutan, pero hindi nakapagbago ng tao. But because you are saved, God changed your life. Nahirapan ba ang magulang mo? Hindi nga, nagulat ka eh. Sabi niya, pambihira, nabago tong anak ko. Amen? Kasi yun yung treasure. Marami sa atin, hindi natin nakikita na yun ay treasure. Napakahalaga treasure yan. Kaya nga gusto natin ibahagi sa iba sapagkat yan lang makapagbabago ng buhay ng tao. Lahat gusto nila maging masaya but they can never have joy apart from being saved. There is joy in our salvation. Amen? Pag ika'y naligtas, ika'y magkakaroon ng kagalakan, then they that gladly receive His word.
Nagkakaroon ng tamang kagalakan na samantalang lahat ng tao gusto nila na magbayad pa ng malaki upang magkaroon lang sila ng kagalakan at kasiyahan. O bakit naglipa na ang mga beer houses? Bakit naglipa na ang mga sinehan? Bakit dumadami ang lahat ng mga pampasaya sa mundo? Bakit sila dumadami? Kasi nga gusto ng tao maging masaya. Makalimot sa problema nila. Eh sabi nung asawang babae, Daddy, tigil-tigilan mo na yung kaiinom mo. Walang masayang naidudulot niyan sa'yo. Sabi naman lang, Mister, alam mo, nagiging masaya lang ako kasi gumaganda ka kapag umiinom ako. Kawawa namang mag-asawa, yun ano? Ah, pero pag ikay binago ng Panginoon, pag ikay naligtas, babaguhin niya ang value mo. Meron mo yung dami dito sa atin, mga tao natin, mga basura ang buhay, pero binago ng Diyos. Di ba napakagandang kayamanan yan? Saan ka makakakuha ng kayamanan na magbabago ng buhay ng tao? But the salvation that God has given us. Kaya nga nakakalungkot kung ito'y tinatago mo, dapat ito'y binibigay mo sa iba upang sila naman ay maligtas at mabago ang kanilang buhay. Salvation. Delayed naman kayo eh. Nala, delayed telecast kayo. Dito ang actual. Okay. Sabay-sabayan mo, Jessa. Salvation is our greatest treasure. Pag tinitingnan mo ang mga yung mga kumanta sa choir, mga nagtuturo sa Sunday school, itong mga usher na yan, yung mga nagne-necktie-necktie din yan. Pero mo, kung tutusin, titingnan mo parang mamahalin na ang mga yan. Ah. Pero sa totoo lang, pag yan ay nakadanggil ng dun sa kamatisan, walang pambayad yan sa isang kamatis. Pero tingnan mo, ba't nagkaganyan? Anong nangyari? Naligtas kasi. Amen? Siguro kung iisipin niyo si Zacchaeus, nung ibinabalik na niya yung pera ng mga kinurakot niya, nagtataka yung mga tao, anong nangyari dito? Isipin mo kaisipan ng mga tao na yung kanyang niloko na kinuhanan ng pera ay utay-utay, isa-isa niya, at binibigay niya ito yung mga kinuha ko sa iyo. At siguro talagang question, anong nangyari ito? May sakit ba ito? Pero pagkatapos niyan, they would appreciate it na kung sino man ang nakapagpabago niyan ay dapat lamang pasalamatan. Amen? At kung makita tayo dahil sa kaligtasan niyan, makita ang buhay natin binabago ng Diyos, ang ating kaisipan ay naayos na ng Panginoon. Hindi baga, napakaraming mga tao din ang magkakaroon ng kaisipan. I'd like to see what you have seen. Kung dito manggagaling sa atin. Kaya nga, mayaman ho tayo. At yung kayamanang yan ay ang ating kaligtasan. Are you saved? Yan ang i-value mo. Sapagkat maraming mga tao gustong maging masaya, pero ikaw ay masaya na kahit marami kang problema. Because of your salvation. Amen? Salvation is one of our greatest treasures. Number two, tingnan niyo 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4, verse number 20. 1 Corinthians chapter 4, verse number 20. For the kingdom of God is not in word, but in power. Power. Anong tinutukoy na power dyan? 2 Corinthians chapter 4, verse number 7. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. So ano yung power na yan? It's the Holy Spirit. Ang treasure ng isang Kristiyano ay ang panahanan siya ng banal na Espiritu. That is the power of God.
Yan ay kayamanan na wala kahit sino man dito sa sanlibutan. Kahit sila pa ay mayaman, kahit sila ay mga matatalino, pero kung hindi ligtas, the Holy Spirit does not dwell in them. Kahit yung pinakasikat pang tao, na gusto mong sinat, kahit pa yung pinakamayaman, kahit si Bill Gates pa yan, oh, bilyonaryo, silusyutan mga milyonaryo, lahat ng mga yan, talo pa natin because we are saved and the Holy Spirit resides in us. Amen. Eh, sabi ko kanina dito sa new converts, siguro kung si Justin Bieber ang pakakantahin natin dito, ang daming mga young people na darating. But he will not sing in our church. He will sit down and listen to the word of God. Hindi ko siya pakakantahin. Bakit? Wala siyang kayamanan kung meron ako. Ano yung kayaman? Mas gugustuhin ko pa na kumanta ang mga hindi maayos ang boses, pero mayroong banal na espiritu. Kesa sa napakagaling, pero it's a trash. Ano yun? Pakakantahin mo si Regine Velasquez dito. Sige nga. Kaganda sana boses. Pero yan ay parang palakang kokak sa harapan ng Diyos. Malansa. Dahil walang Holy Spirit. Unsaved. Unsaved. Amen? Mas makikinig pa ako kay Osmond magpakanta. Than to allow an unsaved person occupy and sing in this place. Wala siya, hindi yan nakukuha sa ganyan. Ang treasure natin is the Holy Spirit. And if you are saved, are you saved? Then the Holy Spirit in person, we thank God that He resides in this mortal body. In Acts chapter 14, you see, the Holy Spirit is our treasure. Our salvation is our treasure. Acts chapter 14, verse number 22. Acts 14, verse number 22. Ito ang salita ng Diyos. Confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Sufferings are our treasure. Makinig ka maigi sa akin, kapag ikaw ay may mga sacrifices sa buhay mo at meron kang suffering sa buhay mo, yan ay kayamanan sa Diyos. Hindi, kasi kung minsan akala natin yung mga sacrifices natin, ang mga kahirapan natin ay hindi kayamanan. Kayamanan yan sa harapan ng Diyos. Ito po ang tunay na kayamanan, hindi nakikita ng sanlibutan. Akala nila kapag ikaw ay konti lang kumain at hindi ka kumakain ng lechon at hindi ka kumakain ng sa belly ng baboy. Pag wala kang ulam na ganun, ay nakong hirap naman ninyo, mahirap kayo. As kinakain nyo lang ay talbos ng kamote, at saka talbos ng malunggay, at talbos na mahihirap kayo, miserable naman ang buhay nyo. Akala nila yung mga ganun, ang nag, pag may mga suffering sa buhay, akala nila ay kaawa-awa na. Hindi ho, kapag may sufferings tayo. Look at Acts chapter 5. Verse number 41. And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer for His name. Eh, natutuwa pa sila na sila'y inaaglahi dahil sa Panginoon. Sapagkat, biro mo, sino ako? Para ako ay pahirapan din kagaya ng ginawa sa ating Panginoon. Kaya ang isang Kristiyano ay hindi hutakot sa sufferings.
Hindi tayo takot sa mga pag-aglahi, sa mga persecution at sa mga kahirapan. Kaya nakakapagtaka. Sabihin na, ayoko mag-full-time kasi magkakaroon na sa... Wala palang pera doon. Kasi, iba ang definition namin ng kayamanan at mayaman. Sa isang full-time worker, ang mayaman hindi nangangailangan ng pera. Ay mayaman kayo, ba't mo kakailangan ng pera? Tama? Ang mayaman, yun ang tunay na mayaman, di mo kailangan ng pera. Basta maka, sige nga, dalhin mo 500 pesos mo, nakasara lahat yan, Jollibee, nakasara lahat. Sige nga, katukin mo, bibili ho ako. Sabi no, ilaga mo yung 500 pesos mo. Ay maigi pa yung, wala kang pera, pero may talbos ng kamote doon. Tapos meron ding kamote pa doon. Kung wala man bigas, may kamote. Ilaga mo yung kamote. Praise the Lord. Lalabas pa yung mabahong hangin. Hindi may i-store sa'yo. Yung mabahong hangin, hindi lalabas yan sa bibig. Lalabas doon sa ilalim. Oh, kaya yung iba, may mabahong hininga. Bakit? Kasi bulok na yung nasa loob. Oh. Diba? May mga bad breath na... Yung tawag natin dyan, halitosis ba yun? Lalo na yung hindi mahilig uminom ng tubig. Okay, mga hindi uminom ng tubig, tiyak yan, mabaho hininga nyo. Bakit? Kasi kumakain ka, mabubulok doon, tagatapos hindi ka pa na, oh, isang linggo na. Ay, bulok na talaga yan. Pag magsalita yan, kausapin mo sa telepono, amoy mo. Ang lakas talaga. Minsan nga, isa, hello, yes, oh, bakit, ano po si ano ito? Oo nga, amoy ko eh. Sabi niya sa pastor, hindi ho ako yan. Ang alam ko ho ay mas malapit yan, bibig niyo siya. Pero tingnan mo yan, bulok. Well, sufferings. Sufferings ay dapat lamang natanggapin natin. Maging masaya tayo sa bagay na yan. Amen? Ah, matakot ako siya. May konting kahirapan lang. Ayaw daw niyang mag-full-time. One pera. Kaya tinan niyo yung mga full-time. Kahit makapulot lang ng 100, para siyang naka-1 million na. Sabi ko, ay, saan ko kaya dadalhin ito? Ano kayang panggagastos ko? Anong gagawin ko dito? Biro, 100 lang yun, ha? Pero yung iba, pag binigyan mo ng 5 pesos, ibabato pa sa'yo. Ala, gusto nila yung malaki. Dahil hindi nila mabibili yung kanilang gusto. Samantalang yung worker, alam niyang, everything is supplied by God. Amen? Everything is supplied. Kaya marami sa atin panayang pagsisikap. Kasi hindi pa rin nabibigay sa inyo ang inyong kailangan. But I thank my God, He has supplied all of our needs. Amen? Ay, di ba mas masayan kaysa sa kinabukasan, di ka na naman makatulog. May babayaran na naman ako. Oh. Pero mayroon kang telebisyon, mayroon, ang dami-dami dun sa bahay. Pagkatapos nakasara palagi. Pakisabi, pag may kumatok, sabihin mo, wala ako. Ay, maniningil na naman. Maigi pa talaga yung walang-wala. Walang maniningil. Amen? Yun ang definition namin sa kayamanan. Kaya, tingnan mo, meron bang mukhang mahirap? Tayo ka nga, Dale. Oh! Kung mahirap yan, nagmamansya na yung damit niyan, ibig sabihin, may sabon. Tama? O pag tumingin ka sa isang malinis na bagay, ibig sabihin yan, may pinanligo yan. O, saan niya kinuha yan? O, saan nga ba? O, pag ngumiti, o, puti ang ngipin, ibig sabihin, nag-toothbrush. May pang-toothbrush. Tama? May inilagay siya doon, toothpaste. Ano ga? Meron ba? O, yun. Kaya tagtitingnan, o, kailangan ba yan pera? Ay samantalang fully supplied. Sige nga. O, umalis siya sa simbahan. Tingnan natin kung masusupplyan yun. Maghahanap siya ng pera. Kaya hindi na makakasimba.
Lalabas kasi siya, kaya maghanap siya ng pera ngayon. Kasi wala siyang pang-toothbrush, wala siyang pangkain. Samantalang dito, paglabas mo, kuha ka ng okra, punta ka doon sa kitchen, kain na. Hindi pa nga sila nagluluto eh. May tagaluto nga sila eh. Ang sasabihin mo, bay, nakakaawa talaga full-time worker. Sino man magsasabi yan, nakakaawa full-time worker, humarap sa akin ang harapan at sasabihin ko sa kanya, he must be born again. Eh, walang naghirap na full-time worker. Because God provided everything. Ngayon kung naghihirap siya dahil matigas ang ulo niya, yun lang yun, o kaya tamad. Pag tamad ka, talagang wala. Sapagkat sabi ng Diyos, huwag makainin yung tamad. Ay kaya ang Panginoon mismo, dahil nakita niya tamad, ay kailangan tayo maghirap. Tamad eh. Kaya kayo mga magulang, kung tamad ang mga anak ninyo, huwag niyong pakainin. Ay, kung sino pang tamad, siya pang magkapatid yun, ano? Kung sino pang tamad, siya pang masiba. No. Kasi nanonood lang doon sa television, siya pa nahingi ng popcorn. Nanonood lang yun. Siya pang gutom ka kaagad. Pero pag trabahuin mo, kung sino nagtatrabaho, tatawag, halika na, tama na. Kumain ka muna, magkakasakit ka niya. Pero kung sino yung mga walang ginagawa, kain na, ha, yan ako. No? Eh, sufferings, yan ay kayamanan ng isang Kristiyano. Magpasalamat ka kung ikaw lumaki sa hirap. Dahil hindi na mahirap kahit maghirap. Ang nakakalungkot, yung lumaki na mayroong, yung sinasabi lang, golden spoon ang meron sa kanila. Kaya kapag naghirap na, hirap na, hirap na. Sino yung mga yun? Yung mga nagpapakamatay. Ayaw nilang kahirapan. Pero dahil mahirap ka, you have been in suffering for many years. Kaya nga, pag umangat ka at biglang bagsak, wala lang sa'yo, okay lang. Mahirap naman ako noon eh. Pwede din naman, makakakain pa rin ako ng target. As in, kain, ayos lang. Dati-dati, talagang masarap sana. Pero dahil nasanay ka, kaya kayamanan ang magkaroon ng suffering sa buhay. Sanay na sanay ka noon, matulog ka lang. Basta, mailapat ko lang ang aking likod sa kahit sa ang matigas na bagay. Ayos na. Eh, pero ang nakakalungkot yung mga nasanay sa kutsun. Yung malambot na tulugan. Eh, nailit yung kanilang bahay. Natanggal yung unan, natanggal yung kama. Malalatag na siya kinabukasan, ang sakit ng likod ko. Pero pag sanay ka, sanay ako dyan, tulog lang. Amen! Kaya mapalad ka kung ikay nagsasuffer. Eh, huwag mong kaawaan sarili mo if you're suffering today. That's our treasure! Na kahit saan ka ilagay, yung sanay na, yung mga sanay din dyan sa, di ba, yung sanay kang kagatin ng lamok. Yung makapal na yung balat mo. Pagkagat ng lamok na ganyan, napipigtas yung kanyang ngipin. Pagtusok niyang ganyan, hindi makapasok. Puk! Bakit? Sanay na yung balat mo, pero tingnan mo yung mga nasanay sa aircon. Paglabas pa lang, ano nangyayari? Biglang araw, lalo na panahon natin, biglang init, pinawisan, mamaya may... may ka na naman. Pero yung mga sanay doon, lumaarawan at wala lang! Kayamanan yun. Kaya huwag kang maawa sa sarili mo, kapatid. Napakayaman natin. Amen? Napakayaman natin. Napakayaman natin, hindi sa utang, kundi sa sufferings. These are our treasures. Ito yung mga dapat na ipagpasalamat natin sa Panginoon. And last, meron pa pala, 1 Corinthians 15, verse number 50. Mag-overtime lang ho tayo kasi mayaman naman ho tayo. 15, verse number 50. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doth corruption inherit incorruption.
flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Anong sinasabi ng Panginoon? The souls of men are our treasure. Ang kaluluwa ng tao. Itong flesh na yan and the blood will never inherit the kingdom of God. Pero ang kaluluwa natin can enter into the kingdom of God. Amen? Ang kaluluwa, yung nakakaramdam. Isang araw, aalis ka sa katawang yan. Kaya nga, bilang mga anak ng Diyos, eh, dapat nating tandaan, mas mahalaga ang kaluluwa, mas mahalaga ang Espiritu, mas mahalaga yung hindi nakikita, yun ang kayamanan natin. Kaya tayong mga mahilig para lamang sa katawan, ito dapat mong tandaan, may mas mahalaga sa iyong katawang yan. Isang araw, tatanda ka rin yung inalagaan mo ng pampabata na katawan para wala sanang piligis. Yung lahat ng inalagaan mo, tatanda rin yan at lalaylay. Di ba? Pag ganyan mo, pag hawak mo pa lang sa jeep, lumalaylay na yan. At pag yumuyugyug na ganyan, sabi nung bata, ang sarap naman ng hangin sa taas. Ang lakas ng paypay. Inalagaan mo yan ng gusto. Lalaylay din yan. Pero alam mo, mas mahalaga yung kaluluwa mo. Mas mahalaga yun. Pakainin mo yung kaluluwa mo. Mas mahalaga yung kaluluwa ng kapatid mo. Mas mahalaga yung kaluluwa ng mga tao. E pag nakikita mo sila, kaluluwa sila, kailangan sila ay maligtas. Sabi ng Panginoon, beware of covetousness. For life is not consist in the abundance of the things which we possess. But rather seek first the kingdom of God. Tayong lahat ay magsitayo. Dakilang Diyos, maraming salamat. Na may pagkakataon ho kami na tingnan ang aming mga sarili sa iyong harapan, sa inyong salita. Narito po, Panginoon, ang inyong katuruan sa amin. Ikaw ang aming tinanggap na aming tagapagligtas, na nampalataya po kami sa inyo. At ito po ang turo mo sa amin na dapat ganito naming titingnan ang buhay. Patawad kung sa mga nakaraang mga panahon at sa even sa ngayon, ang amin pong isip, ang amin pong kaisipan ay para sa mga material na mga bagay. But this time, Lord, ikaw po mag-ayos ng aming puso at ang aming kaisipan na dapat i-value namin ang mas mahalaga sa amin pong buhay ngayon, ang aming kaligtasan, ang banal na spirito na ipinagkaloob mo po sa amin, ang mga sufferings namin at maging mga kaluluwa ng mga tao, ng aming kaluluwa, yun ang mas mahalaga sa lahat ng bagay. Itulungan niyo po na kung kami man ay nagsisikap sa mga material na mga bagay, ay higit na kami magsikap sa mga bagay na spiritual. Mangusap ka po sa aming kalagitnaan, Panginoon, maging sa aming bisita sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, sa mga bisita, meron pong mga lalapit sa inyo. And kung kayo po ay saved na at you want to follow the Lord in water baptism, then please do so. Prepare yourself for water baptism. At ngayong umaga sa mga Kristiyano naririto, huwag mong sabihing mahirap ka o mayaman. Bilang isang mananampalataya, marami tayong kayamanan. Mas mahalaga sa lahat ng bagay yung bahat ito. Bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon dito sa altar? Father, mother, and children, kids, itong kayamanan natin. Kung naligtas ka, magpasalamat ka sa Diyos. Kung ikaw ay talagang saved, ikaw ay may banal na spirito sa buhay mo, at kung ikaw man ay nagsasuffer ngayon, yan ay kayamanan. Ipagpasalamat mo sa Panginoon. Ang mga kaluluwa ng mga tao, ang iyong kaluluwa higit sa lahat, yan ay mas mahalaga. You come and talk it out with God.